Hello, Joven. Magandang araw. Sino kasama mo? Hindi mo magkakain po. Anong kain ko? Ah, sige, sige. Pananghalian na pala. Ano? Kumusta na, Joven? Kumusta ka na? Okay lang po. Okay lang? Kumusta na po, Ate Babylene? Ito baga po, ma'am. Ay, hindi ko ma'am nadala siya. Sinan po na naman yung anak kong bunso. Naibili ko ma'am ng gamot. Ay, ganun? Sabi ko nga eh, para kayo nga kay Jubing, hindi ko nga ginagalaw, ma'am. Isa ka't naghanap ako ng gamot, sa labo ako nakakuha. At sinumpong na naman po yung bunso ko. Oo. Sabi ko eh, medyo maano naman na po ito at kahit kapapaano pag ano, makakuha ng pamasahe ng papuntang Naga, dadalhin ko talaga ma'am siya. Hindi naman po siya pwede, hindi madala sa Naga talaga. Ay, sabi ko ma'am, ay kung unahin ko ma'am ito, madidisgrasya naman yung bunso ko. Kasi hindi siya sinumpong na naman siya. Gawa ng ano po ma'am siya nung paubos na kasi ma'am ang gamot niya. Kala ko hindi na siya susumpungin. Oo. Ay muntik siyang sumpungin. Gawa ng ano ma'am yung buti na natin ay konti pang gamot. May naipainan pa ako sa kanya. Talagang yun ang inano ko. Anong nangyari sa kanya ate? Ba't sinumpong sabi mo? Masakit na. Nag-ulo naman ma'am ang inaano niya kasi dinadain. Oo. Oh, okay. Pag ano po ma'am ulo ang dinadain niya. Mm-hmm. Eh di hanggang ngayon, di pa na second check-up si ano, Jovin. Na second check-up na nga po, mami, ano, natagkalan siya ng, ano, yun pang pinakang chicken, second check-up niya, yung natagkalan siya ng tahi, baga, ma'am. Nung dinala namin sa, ano, na, nagastos din, baga po, ma'am, yung kay, sa bunso ko na dala din sa diet, yung binigay, baga po, ma'am, niya 6,000, biniliga po ng gamot niya sa bunso. Tapos po, pag ano, nung talagang kailangan po siyang ipa-check-up, second check-up, at nagastos nga po namin, nag-ano po kami ng ano ay ng porsyentuhan ma'am. Oo. Nagkuha po kami ng porsyentuhan. Yung pag ano yung bids niya ate hindi pa natanggal. Hindi pa po ma'am kasi pero kailangan daw talagang tanggalin yun. Ma'am. Kaya nga po ma'am hindi ko nga sana ma'am ginagalaw yun. Sabi ko nga dagdagan pa baga po ma'am. Gawa nang sabi ko baga po ma'am may bigayan pa kami 15. Hindi pa ma'am kami makapunta at gawa nang yun pa lang naman ang pera ay wala naman na papadala yung ano. Padala man po ma'am 1,000 ma'am. Ay, yung dito, mister mo po. Dito lang po ma'am kasi wala po ma'am siyang masyadong ano ay permanenteng trabaho. Oo. Ano-ano lang baga po ma'am sa kontrasyon. Tama lang ipadala dito pang konsumo ng mga bata. Ay may nag-aaral baga po magpapasok, baon. Kaya talaga po ma'am, todo budget po ma'am talaga ako sa pinapadala niya. Sabi ko nga po pag ano, nakamaka, ano naman po ma'am ako doon sa ano, porsyentuhan ma'am ay... Pero yung sabi nun ng doktor is parang 3 weeks lang. Tapos okay, ibalik niyo si Joven, di ba po? Ay, kaso po ma'am, nung ano sabi niya second week, sabi niya second week po ma'am na ibabalik siya. Parang nasakit-sakit pa po ma'am ang ano niya. Parang hindi pa siguro maano ang loob niya. At sabi ko baka matagalan na naman kami sa ospital. Anong ay, nararamdaman naman, mo ngayon, Joven, sa ano, paa mo? Nakakalakad na siya. Ha? Nakakalakad na ba? Kahit wala kang tungkod. Mm-hmm. Ano nga po? Try mo nga. Inan ko nga. Joven? Maglakad ka. Oh, alalay pa. Ano? Pero huwag mong ipersa, Joven, ha? Huwag mong ipersa yung ano mo, yung paa mo. At baka ma-ruptured ulit yan. Kaya nga po, ma'am. At ano, ay yung tungkod po, ma'am, niya nagsuko na rin at gawa nang natagkal yung tornilyo ay napulot lang baga po, ma'am, yung bianan ko sa ano. Oo. Nagpabubo nga po ako dito ay doon sa bianan ko ay kulang pa rin. Mm-mm. Doon sa ano. Ay, yan naman po, ma'am, yung sabi maganda ko. Maganda at na ayan, bubungan po, na ano. 30 piraso, sabi kong kulang baga okay, po, ma'am. Okay na mga kalinga po, nabubungan na pala naman, ito. Ma'am, yan ay tagal na. Oo. Oh. Tapos na pala ito mga kalingap. Oh, nice. Maganda. Hello, Jerry. Kumusta ka na? Okay lang po. Okay lang? Wala kang pasok? Meron po. Pero di naman po ako nagpasok at tutulungan ko baga pa si Lulu. Dito? Tumutulong ka dito, Jerry? Tumutulong po okay. Ako dyan. Mm-hmm. Saktong-sakto lang po yung wala kaming pasok. Nagdating si Lulu. Tumutulong ako po. Tumutulong ka. Ano naman na itutulong mo dito, Jerry? Nag-aabot-aabot po ng pawid. Ah, nag-aabot ka ng pawid. Oo, maganda yan. Maganda na. Hindi na tumutulong. Ano? Doon na lang po sa may kabila. Sa may, ano, baga po ng... Oo, doon na lang. Dito na lang.
Ngayon, nandito tayo mga kalingap. May tatanong tayo kaila Ate Babyling. Ate Babyling, hindi kaya delikado yung beads niya na magtatagal sa paan niya? Hindi ko po ma'am alam kasi po bampag kasi pag yung nagtagal siguro po ng ano, mga 1 month po siguro. Pag nagtagal yan ay baka po ma-infection na naman po siya. Infection po kasi kaya yun po ang inaano po talaga sa kanya. Oh, ba't di niyo po minadali na anuhin po ipunta sa ano, Naga? Ang inaano ko naman po ma'am kasi nga inabot na naman po ma'am itong bisyo ko ay kung iniwanan po naman po ma'am at madisgrasya edi mas nakakaano baga po ma'am kasi dalawa-dalawang iniisip ko nga ito sa kayong bunso ko ay sa ayoko naman po ma'am na siyempre ma-hospital na naman yung bunso. Anong sabi po ng mystery nyo at hindi nyo pa na ibabalik si Jobin? Nga po, sabi nga po pag ano kasi nga po nag-ano kami sa ASA mag-fill up na daw po para may pang ASA yung pautangan po. Opo. Doon po kami maano kasi wala naman po kami ibang aasahan ma'am kasi kung hindi lang po ma'am talaga sa inyo po sa mga nagtutulong po sa bata na yan hindi ko po talaga maoperahan yan kasi wala po talaga kami nagkukunan. Oo, buti na lang nga na ano namin may naglapit na puntahan namin kung hindi namin naanuhan yan siguro din natin kung anong nangyari na sa kanya ngayon. Hindi ko po alam ma'am kung talagang kung hindi po ninyo napuntahan kami dito hindi po ninyo natulungan baka po ma'am inaano ko po ma'am yan baka po ma'am mauwi po sa cancer talaga po putol po talaga siya kung hindi ma'am po maputulan yan cancer na po siya sa buto ma'am. Cancer sa buto? Opo. Yun yung sabi ng doktor. O yun po mapupunta siya kanya mapupunta po siya sa cancer na saan cancer of the bone daw po. Pero may nagsabi sa akin natin na may nag-ano daw sa inyo, nag-refer sa doktor. Pero hindi po kayo pumunta noon daw nung hindi pa kayo tinutulungan at hindi daw cash na naibigay sa inyo. Refer lang yun sa ibang doktor. Pero tutulungan naman daw kayo pero hindi daw kayo pumunta. Hindi po ma'am, nagpunta po ma'am kami, si mama po ang kasama po lagi namin. Nagpunta po talaga kami yan sa doktor kasi noong una po talaga pinunta po namin yan. Natagalan nga po lang yan ma'am, pero nagpunta po talaga kami ng doktor at talagang nangangamba. Pero wala pong nangyari? Ano po ma'am, dinala po ma'am namin yan. Isang linggo po ma'am kami sa ospital sa Naga, sa ano, dyan sa Dait. Talaga po, doon na siya, bumuswang siya. Inaano naman po ma'am kami sa Naga, nire-referral kami sa Naga. Inipiso po ma'am ay wala kaming hawak. Kasi nga po ang inanong po sa amin sa Dait, ang sabi sa amin, at isang linggo na po ma'am kami, dalhin na daw po ma'am namin sa Naga. Ay ano naman po ma'am, inista kami ng isang linggo sa ano sa Dait, tapos papupuntahin kami ng Naga, inipiso po ma'am ay wala na kami. Naubos na po sa yun Dait. Yun yung may nag-repair na doktor, na taga sa, dito din sa Kapalongga, yun si yung doktor, sabi. Ay si ano po, opo. Nag-ano po yun sa amin na dalhin nga po sa Dait. Sa Dait po ma'am kami pinapunta noon. Talagang dinala namin yan sa Dait. Yung pagsabi po dalhin sa Dait na wala daw po ma'am kami intindihin doon. Asikasuhin daw po kami. Pinunta po namin yan sa Dait. Kami po mag-asawa. Talagang binantayan po namin yan. Nag-isang linggo po kami yan. Walang nangyari. Pagka isang linggo po ma'am bumuswang na bumuswang. Inaway ano na yung buswang natin? Nag-ano na po siya. Pumutok na po siya. Yun na po ang pinagsimulan. Kaya po may mga ano yan sa hita. May nana. Mm-hmm. Yung pampiyagsimulan niya, nag-away na po ma'am, nakipag-away na nga po ma'am yung asawa ko. Kasi dinadaan-daanan na lang po ma'am yan talaga dun sa Dait. At gawa ng hindi iniintindi, dinadaan-daanan lang. Inilalabas siya nung asawa ko. Ginalita na po yun nung asawa ko yung mga doktor doon. Kasi hindi naman daw iniintindi, dinadaan-daanan. Tapos pagkatapos po nung isang linggo, nire-repiran na po ma'am kami sa Naga. Wala na po kami kapira-piran, ipiso, wala kami hawak. Ganado po ano. Ayan nyo, pag may blessing, sana maituloy na si Joven sa Naga at kuwawa naman. Oo, at huwag nyo pong anuhin yan, baliwalain at yung nilagay dyan sa paan niya, kailangan palang tanggalin. Kaya nga po, ma'am. Kaya huwag nyo pong baliwalain yan, lalo't recovery na yan. Yan na yung last na pagdadaanan ni Joven para maging maayos, hindi yung ano po yung babaliwalain po natin hindi kawawa po, naman. Hindi naman po ma'am ako babaliwalain ko kasi pagkagalingan baga po ng anak ko, kagalingan ng bata. Kasi gusto rin niyang makarecover po, tuloy yan po siya makarecover. Opo. Ay, hindi ko naman po siya pwedeng baliwalain. Kaya nga po ma'am, hindi ko nga sana mong ginagastos yung inano mo po ma'am at gawa ng dagdagan pa po ma'am. Ang ano ko nga po ma'am, doon ako sa ASA, pandagdag po ma'am doon. Isa kat nagamit ko po ma'am sa bunso po.
ano okay lang yun ate. At least ay nakakasurvive yung isa. Pero si Joven ang ano kasi ngayon, kawawa po. Sa utak ko kasi yun ay sa ulo. Lagi po ma'am kasi pag nasa, pag hindi siya nakakainom ng gamot, ang dinadain niya ay ulo po talaga ma'am. Kasi utak po siya. Ikaw Joven, anong pakiramdam mo ngayon? Okay, okay ka pa din? Hindi kumikirot yung paa mo? Hindi kumikirot? Hindi. Parang ano, may ground. Nag-ground siya. Pag inawak ko po, parang nag-ground. Parang hindi pa siguro po maano yung antibiotic dose niya sa loob. Oo. May ground. Eh, ano bang advice ng doktor ate na ano, na magiging ano ni Joven sa antibiotics beds niya sa ano? Yun nga po, tatagalin daw po yun, antibiotic beds. Pero kung malate na parang kay Joven, anong mangyari daw? Anong ay, magiging... wala naman po sa akin sinabi. Basta po pag ano, tatagalin daw po antibiotic beds. Kasi kung advice ng doktor na bumalik kayo sa ganitong araw, dapat po sana ay gawan natin ng paraan. Huwag natin baliwalain at delikado po yan. Yung opera po yan yung usapan ay. Opo, kahit anong opera yung usapan, kung yun yung advice ng doktor, dapat kahit anong mangyari, ibalik natin, gawin natin ng paraan. Paano, huwag natin baliwalain at kaya, kawawa naman si Joven. Kaya nagagawa nga po kami ng paraan para kahit ipangutang po, ma'am, ipapangutang Yung sacrifice nyo ate, isipin yung sacrifice nyo nung nasa naga kayo, sabay-sabay yung problema, adi. Na ano nyo din naman, na pagdaamnan nyo na yun, ituloy-tuloy nyo na po. Opo. Para ano, hayaan nyo pag may blessing naman ay ihahatid ko sa inyo agad. Hindi po, ano, hindi ko po i-delay ang tulong kung may dadating na tulong sa atin, ano, kung may blessings tayo. Grabe, yung CR nyo pa din, ano, ganun pa din ate. Tinukuda na nga lang po namin yan ng anak kong panganay kasi nga po baka nga po mag-usok pa din. Grabe mga kalihinga po yung si Arnila. Ano? Tagusan po ate, ano? Tagusan po talaga yan. Kaya po pag nahangin ito, ang dumi po dito, gawa nang hindi pa naman. Pero alam po nung mister mo ate na ganyan yung ano nyo dito, o, kalagayan. Alam po niya. Kahit wala naman po ma'am siya magagawa, wala naman din po siya kahit po anong baon-baon na rin ang utang gawa naman dun sa dito nga sa oh, pero may trabaho naman po siya dyan. Meron dun. Naman po. Anong construction? Construction po oh, ma'am. May magkano lang po kami yung din. Pero may mag-alalay din sa iyo po. Ano? Nag-alalay din po iyo. Mm-hmm. Dito na kayo nagluluto? Opo. Grabe tagusan dito mga kalingap. Ang lamig siguro dito pag gabi ate. Hindi naman po ma'am. Gawa ng nag-electrified pa nga ito. Oh, okay. Ito, walang ano, walang butas talaga yan kahit gabi? Ano po ma'am, opo, butas po talaga yan. Dati po kasi yan ay puro kawayan. Ay ngayon po ma'am, nag-ano na sa pag-uulan. Pero thanks God at medyo na ano na ito, hindi na ito... Inano po na nga po, sinagsili po kung ano, gawa na sabi may bagyo daw po. Hindi pinapunta kong dianan ko, wala daw pamasahe. Sabi ko pamasahehan ko na lang. Yun naman po ang inano ko, tapos binigyan ko na mag-fight ka umpi at gawa nang wala naman daw din sila pamigas. Oo. Ano Joven, masasabi mo dun sa nagpamigay ng pangbubong nyo, si Ninang Adele. Ayun salamat sa... po sa bumigay ng bubong sa amin para mo, para hindi na po kami ano, matulungan. Anong ulam niya ate, bibilin? Malunggay po, nagtapa ako ng malunggay na may tapa. Ay, masarap po yan, masustansya yan. Yan po, ang inano ko sa mga bata, sabi ko, eh, bira na mag-ano, puro ano na lang. Oo. Pag hindi po yan, kamuti, yun lang po ang inaano namin, kasi makasurvive lang naman po, kahit may ano pa. Bigyan kang panggatas ng dalawa ate, bili mo ng gatas nila, at ito yung blessing natin ngayon ay, panggatas nitong dalawa mong anak. Maggatas ka, Joven, ah? Nagagatas oo. Po, iya. Nagagatas? Oo, oh, nagagatas. Mm. Nagagatas. Hindi, baga po, nagkukuha din po ako dyan. Ano yan? Gatas din, nagkukuha din po ako. Ah, okay, maganda. Oh. Ate, yung panggatas nilang dalawa? Oo. Nagbigay sa ano? Oo. Galing sa munting revenue natin yan, ate, sa aking munting channel. Ayan. Paabutan ko kayo kung may blessing ulit. Pag may mga sahod tayo, papaabutan ko kayo ng ano. Opo. Ano? Maraming salamat sa nagpabubong po sa amin at
hindi na po ako sisibot mag-akyat sa bubong pag nag-uulan. Kasi po pag nag-uulan, sisibot po talaga ako pag nagsusuksok sa bubong. Hindi po naghihiyaw yung mga anak ko na baka ako malaglag. Inaano po lang po talaga gawa ng hindi lang po matulungan ang mga bata pag natutulong. Marami po salamat. Basta maggatas ka palagi para maging okay yung bone mo, yung mga buto-buto mo. O huwag kape, huwag kung ano-ano para maging okay yung ano mo. Tapos pag na-operahan ko ulit, edi last na yun, Joven, na paghihirap mo. Hindi po tulad yung dati pag dali-dali ako magkuha nung para po nasan yung nana. Ngayon wala nang tumutulo, Yun yung hirap mo din po noon na yung pang yung pinupunasan mo lagi. Siyempre. Tapos iba pa yung pakiramdam mo noon. Tapos gapang-gapang po. Kasi po ma'am, pag talaga mapunta sa siya, papakarga po talaga siya sa akin noon. Oo. Hindi katulad po ma'am na ngayon na malaking mo talaga sa kanya. Gawa na kasi mahapdi pa noon ate yun. Saka po masakit ma'am. Pero nung na-operahan po ma'am siya, hindi po ma'am siya sa akin nagpapakarga, Pero nung hindi pa po siya na-operahan talaga nagpapakarga po siya sa akin. Oo. Hindi po siya nakakapunta sa kung saan, diyan kay lula niya, hindi po siya nakakapunta. Talagang hindi gapang po siya, ma'am. Hindi po talaga tulad ng dati, naggapang-gapang lang po ako diyan. Magpasalamat tayo kasi tayo yung ginawa ng Panginoon na instrumento para mahanapan kayo, Oo, kami yung mga vlogger na inuutusan niya para pumunta sa mga kagaya niyong kailangan ng tulong. Kagaya mo, Joven, at wala namang kakayahan yung magulang mo na pagamot yung paa mo. Wala po talaga. Kasi sinabi na ng doktor na buti na lang ipinunta nyo ngayon kasi kung hindi, magiging cancer daw po. Cancer of the bone daw po. Tsaka putol. Baka putol na po, ma'am. Kasi ma'am, ang nakikita ko ma'am doon sa ospital po talaga sa Laga, may 12 anyos po, hindi siya bumaswang. Naging cancer po siya. Pinutulan po siya ng paa. Nang hita po talaga, hanggang hita. Grabe. Kasi sabi ko, nagpapasalamat na lang din po ako kasi doon sa tumulong na naoperahan yung anak ko, hindi po siya naputulan ng tuluyan. Kaya po sabi ko, salamat po talaga. Sige, hanggang dito muna Ate Bebilin. So, sunod ulit na natin, sana may blessings na para sa kay Joven. At sana matuloy na yung pagtanggal ng bids niya. At kawawa naman kung magkaroon niya ng komplikasyon. Ma'am, ang inaano ko po ma'am, mag-graduation baga po ma'am ang panganay ko. Oo. Ang iniisip ko nga po ma'am, sabi ko, sana nga po ma'am ngayon buwan nadala ko sa Naga. Kaya nga po hindi ginagalaw. Mag-graduate na pala si Jeric. Mag-graduate ka po ngayon, Pichayes. Ang iniisip Anong grade na ba si Jeric ulit? Grade 6 po ma'am. Ay, grade 6 pa lang Ay, na po sana. Ang grade 7 na nga po ma'am sana. Ay, kaso nga po ma'am. Sa hirap ng buhay. Ng buhay. Hindi po siya, kahit hindi siya nagtitigil-tigil kasi yung pabalik-balik namin, nasa Kapalunga baga po kami dati nandito. Pabalik-balik po talaga, kaya doon siya Basta pray lang lagi ate. Kumapit lang tayo kay God para tuloy-tuloy yung blessings para sa inyo. Kinakapitan na iba kay God lang po talaga na hingi ng lakas na loob para sa mga anak. Para sa mga anak mo. Para sa anak mo na lang ate para wala po talaga akong makukuha ng iba. Buti na lang po lang dyan yung mama ko. Yun po ang nagagabay-gabay din sa akin dito. At next year, pwede ka nang pumasok, Joven, para makapag-aral ka na. Excited ka na? Ini-imagine mo na, napapasok ka na ng school ulit. Excited na din po ako kapag laro. Laro na naman, kalikutan na naman. Kalikutan na naman. Bawasan mo na lang yung kalikutan, Joven, para, iwas disgrasya, para, kasi yan, hindi pwedeng, yung irugado mo sa laro. Takbo-takbo, hindi pwede. Kasi na-operahan na siya, napukulan siya ng konting bato. Pero pray lang, Joven, na tuloy-tuloy na, Sige, Joven, punta muna ako at Bebilin. Salamat, salamat sa inyo. Sige. Wala kayong pasok, Wala po. May baga po, signal number 1 na po dito ay walang pasok. Kaya hindi pasok. Sige, gatas ka lagi, Umaga, tsaka bago matulog para, Yan mo, bibili ako ng malaking gatas pag pagbalik ko, Para sa inyo ni kapatid mo,
Salamat ma'am sa pagpunta ulit po ninyo saka sa nagpabubong sa bahay namin. Maraming salamat. Jeric, mag-graduate ka na pala? Kailan ang graduation nyo? Sa ano ngayon? Pichages po ng July. Kaya po ang iniisip ko kung madadala ito sa ano ngayon. Makaka-attend po ma'am ako sa July ng graduation niya. Kasi po pag July po ka ma'am kami umalis dito, baka pichages, hindi kami makauwi at yung bata nga po. Kawawa naman sabi ko yung panganay kung mag-graduate wala man lang ano. Congrats Jeric ah. Kung may blessing, magbibigay ako ng pang ano mo. Konting handa, ano? Oo. Basta July 10, ano? Opo. Oh, sige. Ito si Jeric, mga kalingap, may ano din, humahanga sa kasipagan. Hanggang ngayon, nagtatrabaho ka kung wala kang paso? Wala na po. Hindi na, nagalis na po yung amok ko dyan. Wala na po kasi. Kaya wala siyang ma-extra-extra, wala siyang ma-ano sa akin. Oh, okay. Pero, pag may blessing, Jeric, ano? Pray lang. Oo. Sige pa, Ate Babylin. Sige, Jeric. Salamat po. Oo, Joven. Sige. Salamat. Yun mga kalingap at nakumusta natin yung kalagayan ni Joven. Thanks God, may improvement na din at tapos na din yung bubong nila mga kalingap. Ang ganda na. At thank you so much ulit sa ninang namin na nagpaabot nito, si Ninang Adele Yuson. Ayan, maraming salamat po sa mga tulong nyo sa family ni Joven at Jeric at sana ay tuloy lang yung blessing para sa kanila para matapos na yung pagpatanggal ng beads ng paa ni Joven. At dito ko muna tapusin ang aking vlog. Support nyo po Marcos TV channel, ang aking stare at ang aking YouTube channel, Commander Marcos. At sa aking Facebook page, Alma Vlog. Thank you so much. God bless.